Sir, matanong ko pa, pwede ho bang tawagan ho ito ni RD Gokong ng Davao, itong kagawad na ito? Mayroon po bang sanction na pwedeng gawin dito? Dahil this is a government project, this is a government operation. Meron pong mga nagugutom, sinalanta ng baha, at tinanggihan ng kagawad Noli Antoniano na ito. Eh, meron ho bang pwedeng magawa ang DSW dito? Pwede ba? Or something? Dahil hindi naman para sa kanya ito, kundi para doon sa mga nagugutom, sa mga nasalanta ng bagyo. Asik Lopez. Yes, tama po yung po pinag-uusapan namin kanina ni RD Van. Ano po, kasi magkakasama po kami niya dito sa isang event. Na talagang kukuhan po, kakausapin to, but then ang ating pong at least, ano po, minimum na magagawa. Makipag-coordinate po kami sa BALD. To reprimand po yung ating barangay official. Kasi nga po, we don't stop, ano po, yung implementation po ng services ng national government. Tama. Particularly pag may nangangailangan po. Tama. Ito po, ano, as if para kayo ay nag-i-interfere, ano po, sa pagtulong doon sa ating mga kababayan na hindi po pwede. So yung po yung immediate namin gagawin, may kipag-coordinate po tayo sa DALG at talagang i-report po namin kasi maling-mali po, napipigilan po natin yung pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Regardless for whatever reason. Kasi wala po tayong makita problema rito. Tutulungan na nga eh. Well, yes, maaaring kulang. But then pwedeng dagdagan po natin. Kasi gano'n naman po ang binagawa ng ating mga lawmakers, ng ating mga LGUs, ng DSWD. Yes, may prepositioning tayo. Pwedeng dagdagan anytime. Pero yung titigilan mo, dahil kung ano man pong kapritso yan, maling-mali po yan. At maaari po silang managot sa ating DILG, ano, sa local government code. Kasi tulong na, tatanggihan pa natin. I don't see any reason bakit po natin gagawin yun. I don't see any logic bakit po natin gagawin yun. Kumakalam po yun dyan ng ating mga kababayan, nandoon na yung family food packs na nirequest ng SPAS. It's very unfortunate na ganun ang ating gagawin.